Alacta iunat si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mag-alacta iunat lahat si Jesu Kristo'y nabuhay na nain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan na handang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang? Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang.
Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari ng Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.
Paano pong may ipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Paris and National Shrine of St. Padre Pio. Sino nga ba si Nicodemo? Siya ay kilalang Pariseo. Matalino sa kautusan. Isa siyang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay miyembro ng Sanhedrin, ang mataas na hukuman sa Israel. At napakinggan natin sa ating ebanghelyo na pinuntahan ni Nicodemo si Jesus isang gabi. Marami ang nagpapalagay na nahihiya siyang bisitahin si Jesus sa araw, kaya sa gabi niya ito ginawa, sapagkat siya isang Pariseo. Marahil ay natatakot siya kung ano ang maaring mangyari kung pumunta siya kay Jesus sa liwanag ng araw, kung saan ay maaaring isumbong siya ng mga tao. Isang napakagandang katangian ni Nicodemo ay hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikita ang katotohanan. Nais niyang malaman ang katotohanan at batid niya na kay Jesus niya ito matatagpuan. Si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan, ang kahulugan ng buhay. Kaya naman nang siya ay naging tagasunod ng ating Panginoon, na bago ang kanyang buhay at hindi na niya muling itinago ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Ang bawat isa sa atin ay isinilang muli sa tubig at espiritu sa pamamagitan ng binyag na ating tinanggap. At nang tayo ay bininyagan, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya nararapat lamang na tayo ay pinaghaharian ng Diyos at ang ating buhay ay naayon sa kalooban ng ating Ama. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Na isasabuhay kaya natin ang ating pananampalataya? Na ipapakita kaya natin na tayo ay mga anak ng Diyos? Proud ba tayo na tayo ay Katoliko? O ikinahihiya natin kung minsan yung ating pananampalataya kapag meron tayong na-encounter na taga-ibang sekta o ibang relihiyon? Mga minamahal kong mga kapatid, hindi dapat natin ikinakahiya o itinatago ang ating pananampalataya. Ipagmalaki natin ang ating pananampalataya at pagiging mga anak ng Diyos. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis ni Nisang Esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ipahayag
natin yan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magala. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, nagawang blessing at grand opening ng ating kapiyo osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance, tayo may malaking pre-parking area dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima,
Ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po ay healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa na 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5. 6 mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo magkakaroon ng carapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga estasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ganap, 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristong ating hari at manunubos.